Ayan, Salinggo na po ang Father's Day, kaya happy Father's Day sa'yo, Ivan. Thank you. Enjoy at kay Attorney King. Thank you. At ngayong gabi, bibigyan po natin ng pagkilala ang mga natatanging ama na nagsisilbing ina sa kanilang mga anak. Sila po yung mga solo nagtataguyod sa kanilang pamilya, anuman ang hamon ng buhay. Kilalaan natin ang ilan sa kanila sa report na ito. Weeks old pa lang si Baby Kian nang pumanaw noong Oktubre ang kanyang ina dahil sa impeksyon sa dugo. Kaya ang kanyang daddy Ken, hindi lang tatay, nanay pa. Kailangan ko siyempre maging malakas, maging focus sa sarili ko. Pero may hindi maibibigay si daddy Ken kay Baby Kian, ang breast milk. Dahil batid ang kahalagahan nito sa kalusugan ng anak, gumawa siya ng paraan. Sumali sa Facebook group na Breastfeeding Pinays noong 2013 at doon, lagi siyang nananawagan para may mag-donate ng gatas ng ina para sa anak. Hindi ako nahihiya kasi kumbaga bilang magulang, gagawin mo lahat eh. Magulang ka, kumbaga kailangan kahit namang maglimus ka or what, pero kumbaga gagawin mo yan para sa anak mo. Bilang sukli, kaysa siya ngayon ng mga ina sa pagsusulong sa breastfeeding. Bilang lalaki, hindi, kumbaga, encourage din sa mga daddies na i-ano nila na mag-breastfeed yung, i-support nila yung mga asawa nila sa breastfeeding. Kasi sobrang malaking protection sa sakit bilang tapos lulusog pa yung baby mo. Mahirap na raw para kay daddy ang solong pagtataguyod sa uniko iho. E paano kaya mga single dad na may anim na anak? Yan ang araw-araw na tungkulin ni Tatay Lito. Kung sa loob babala siya sa mga gawaing bahay, sa labas, hataw siya kung rumakit, mapa-marketing, real estate agent, o UV Express driver. Pero ang extra challenge daw talaga kay Tatay Lito, ang pagpapalaki sa lima niyang anak na babae. May mga personal needs siya na hindi angkop sa isang lalaki sabihin, isang nahihiya. Kailangan mo din ng time sa anak mo na ilabas man lang sila para makumpleto man lang kahit papano yung pagkukulang na iisa lang nagpapalaki sa kanila. Ang pinaka-the best, gawin mong kaibigan ang mga anak mo para mas komportable ang inyong communication. Doon sa pamamaraan na yon, nakikita ko na mas magiging maganda kahit nag-iisa ka. Salamat sa lahat. Lahat yun talagang nandito. Lahat ng naitulong mo sa amin. Siguro kahit mag-asawa ko talagang nandito pa rin ako sa likod mo. Presidente rin si Tatay Lito ng NGO para sa mga gaya niyang single parent, ang solong nanay at tatay o sonata. Nais silang pairalin at lagyan ng pangil ng gobyerong ang Solo Parents Welfare Act of 2000 na layong bigyan ng health, education at housing benefits sa mga single parent batay sa assessment ng NEDA at DSWD. Sa ngayon, kasi oo nga may batas, pero walang nakalagay doon kung saan ba kukunin yung iba budget dito. Talagang nakakabilib sa kanya na nakakatulong pa rin siya sa iba. Haligi na nga, ilaw pa ng tahanan. Sila mga naitay. Malaking puwangman ang pinupunuan sa pamilya, hatid na may nag-uumapaw na pagmamahal para hubugin ng wasto ang pagkatao ng mga anak.